Welcome to my channel, The Praying Mom. There is power in your prayer. Bago tayong magpatuloy, kaibigan, I encourage you to like, share, and subscribe to my channel. At kung ikaw ay may mga kabigatan sa buhay, may mga problema ka, at hindi mo alam kung saan ka pupunta, I encourage you, kaibigan, isulat mo lang sa baba ang iyong mga kahilingan at sasamahan kita sa pagdulog sa iyong mga panalangin. Ang sinumang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumalikod na sa pananampalataya at mas masama pa kaysa sa isang di mananampalataya. Unang Timoteo, Kabanatang 5, Talatang 8. Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa na sa pasimulay nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae? At siya rin ang nagsabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa." Mateo, Kabanata 19, mga talatang 4-5. Panalangin para sa irresponsibleng asawa. Ama, sa pangalan ni Jesus, muli po akong lumalapit at tumudulog sa iyong presensya. Unang-una, pinapasalamatan kita sa lahat ng biyaya mo, sa lahat ng pag-ibig na pinapakita mo at pinapadama mo sa aming lahat. Sa mga sandaling ito, Ama, tinataas ko sa iyo ang mga may bahay na may problema sa kanilang mister, sa kanilang asawa. Ama, tinataas ko yung mga irresponsibleng asawa, irresponsibleng ama na walang pakialam kung ano ang kalagayan ng kanyang asawa, ng kanyang mga anak, na parang buhay binata pa rin, na inaatupag lang niya ang kanyang sarili. Father God, dalangin ko, hipuin mo ang lalaking ito. Ama, alam ko na walang imposible sa iyo. Walang mahirap na bagay para sa iyo. Kung sa aming mga tao, ang lahat imposible sa iyo, kayang-kaya mong gawin ang lahat ng bagay at kaya mong baguhin ang puso, ang pagkatao ng isang tao. Ama, tinataas ko ang asawang lalaking ito, saan man siya naroroon, ano man ang ginagawa niya. Tinataas ko po, Panginoon, baliin mo ang katigasan ng kanyang ulo, ang katigasan ng kanyang puso. Dalayan ko, Lord, imulat mo ang kanyang mga mata. Ipakita mo sa kanya, Lord, yung mga maling bagay, mga kasalanan na ginagawa niya sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, maging sa'yo. Panginoon, dalangin ko na ibalik mo ang nawala niyang pag-ibig sa kanyang misis, yung nawala niyang pagmamahal sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak. Father God, dalangin ko na bisitahin mo po ang mister na to, ang tatay na to ngayong gabi. Bisitahin mo po siya, Panginoon, sa kanyang pagtulog. Dalangin ko, wag mo siyang bigyan ng kapayapaan ng puso, ng kapayapaan ng isip hanggang hindi niya binabago ang kanyang buhay. Lord, ilayo mo siya sa mga barkada. Dalangin ko, Lord, na makita niya, ipakita mo sa kanya na hindi na siya binata, hindi na siya pwedeng magkaroon ng barkada. Igugol ang kanyang oras, ang kanyang pera, ang kanyang lakas sa mga barkada niya, Panginoon, sa mga bisyo niya. Dalangin ko po, Panginoon, gisingin mo ang lalaking ito. Gisingin mo po siya sa kanyang mahimbing na pagkakatulog. Dalangin ko po, Panginoon, ikaw ang gumawa, magpadala ka ng mga tao sa kanyang landas, sa kanyang buhay, upang magsabi sa kanya, upang magpakita sa kanya ng kanyang kamalian. Lord,
Dalangin ko anuman po o sinumang mga tao ang sumusulsol sa kanya na nagiging dahilan upang ayaw niyang gumawa, ayaw niyang panagutan ang kanyang responsibility sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak. Dalangin ko po, Panginoon, alisin mo yung mga taong ito sa kanyang buhay, sa kanyang landa, sapagkat hindi ito nakakatulong sa kanya. Panginoon, maraming salamat sa iyo. Pinagkakatiwala ko ang araw na to. Pinagkakatiwala ko ang buhay ng tatay na to, ang kanyang pamilya. Purihin ka, luwalhatiin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, kung ikaw ay dumaraan sa matinding pagsubok, gusto kitang palakasin sa mga sandaling ito. Hindi ka nag-iisa sa labanan mo, kasama mo ang Diyos. Humawa ka lang sa kanyang kamay at sa kanyang mga pangako. At makikita mo na makakaalis ka rin sa sitwasyon mo. At kung may mga kailangan kang mga video, pumili ka lang sa mga video ng The Praying Mom. Maraming salamat muli kaibigan sa pagsama mo sa akin dito sa The Praying Mom. At dalain ko na palagi kang samahan at gabayan ng Diyos sa buong isang linggong ito. Maraming salamat sa iyo kaibigan at magkita-kita tayo uli sa susunod na linggo. God bless you. Amen.